Hello guys and welcome to my channel. Ayan, for today's video, kinakalawang na yata ako. Siguro panahon na para magkudkod. Kasi magkukudkod po ako ng kalawang. Meron ako itatry na isang product na kung saan nakakatanggal daw po ng mga kalawang. So saan ko ba siya gagamitin? So yun ang abangan nyo. Mag-i-intro lang po tayo. Pasok intro. Hello guys! Welcome to my world! And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe James World at pakihit na rin po ang like at ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat! At syempre, nagbabalik tayo guys. Ito na nga iyan ako sa inyo. I-share ko sa inyo to. Kasi bumili po ako ng Kobe Derash and Lubricating Spray. So sabi dun sa mga review nito is nakakatanggal daw po ng kalawang. Kaya ako bumili ito guys kasi yung aking motor na si Butchoy ay medyo kinakalawang po yung elbow tsaka yung pipe niya. Nag-worry ako kasi baka mamaya kainin ng kalawang yung bakal na yan at tuloy ang masira. So, syempre, kailangan lang kayo maintain. Susubukan ko lang to guys, kasi ang review is maganda nga daw. So, puntahan natin yung motor ko, si Butchoy, para makita po ninyo yung lalagyan ko nito. Sana effective nga to. Let's go guys, let's do this. A few inches later. Hello guys, ayan, nandito na ako sa labas. So, medyo nalobat kasi yung mic ko. Kaya, ayun, chinerge ko muna. Ayan, so, yung ibang mga part ng video, siguro voice over ko na lamang. Dahil maririnig talaga yung ingay ng paligid, may mga ingay, may mga manok na tumitilaok. Ayan. So ano ba yung i-prepare natin guys? Ito yung Kobe Lubricating Spray, mag-prepare ka ng basahan, and of course mag-prepare ka rin ng pang is-is ng mga kalawang. Pero una mong gagawin guys is ibabad mo muna yung mga lalagyan mo nito para medyo maglambot po yung kalawang. Actually guys, kaya medyo umilis kalawangin to is nailusong ko kasi sa baha kasi sa amin sa Bulacan medyo talagang binabaha po dun. So syempre tubig alat po yon, kaya ang bilis po niya kinalawang. Anyways, so if ever naman po na hindi siya maging effective, naka-prepare naman ako na palitan tong elbow niya para hindi siya masaguang tingnan kasi ang sagwa talaga ng kalawang ngayon. So tara na guys. Babad lang muna natin guys. Tapos ito. Itong nakikita nyo na yan. Yan o. I-ano ko na rin. Idadamay ko na rin po yung kalawang na yan. Yan o. Hindi ko kita. So, ibabad natin. So guys, ibababad lang muna natin. Medyo matagal ang pagbabad niyan para siguraduhin natin malambot na yung mga kalawang para matanggal natin. Uulitin ko guys, no, if in case na hindi siya makuha sa ganyan, siguro ang option ko na lang talaga is papalitan talaga siya ng elbow. Kasi syempre delikado rin po yan pag sumingaw yan habang nababiyahe po tayo. Baka mag-cause pa ng aksidente. No? Linisin lang natin, try natin kung matatanggal. Pag hindi, palit po talaga tayo ng elbow. So babalik ako later pag malambot pa yung kalawang. See you. A few minutes later. Langis pala to, langis, parang langis. Parang gas. Para siyang gas guys. Ang mangyayari nito, ulit-ulitin natin yung proseso kasi hindi natin alam kung matatanggal ka agad.
Pero ganun lang naman siya, i-spray mo lang, ibabad mo lang, then after that, linisin mo na. Gamitin mo na ng pangkuskus. Medyo slight lang ang pangkuskus natin kasi para hindi mabutas yung elbow. And after na, pwede mo nang i-wipe out. 1 hour later. So yun nga guys, okay na yung harapan na yun. Tanggal na yung kalawang, okay. Effective siya. Dito lang ang problema ko. Dahil nga ito hindi naman parang stainless. Andun pa rin yung pinagbakatan ng kalawang, pero yung mga namumuong kalawang natanggal niya talaga. At isa maganda, makapal pa talaga yung elbow. So hindi pa siya talaga palitin. Ngayon, yung schedule ko para palitan siya, hindi muna, okay pa siya, makapal pa. Kaya lang talaga, kinalawang lang talaga dahil sa baha. Pero para sa akin, ang review ko dito ay okay naman guys. Nakakatanggal talaga ng kalawang, especially dun sa mga stainless na yon. Pero dito guys, may kalawang pa rin. Yun nga lang, yung nakakapit na talaga sa pinakabakal. May kalawang pa rin. Yun nga lang, yung nakakapit na talaga sa pinakabakal. Hindi matanggal. So nandun na, mancha na siya. Pati dito sa may pipe niya, hindi na siya natatanggal. Kaya naman guys, ang rate ko rito ay 9. Hindi siya talaga full. Pero ang maganda, nakatanggal pa. Pwede siya, pang-maintain lang naman. Para hindi kainin ng kalawang yung mga elbow and mga pipe nyo. Very useful naman siya. Kaya naman, i-end ko na ang vlog na to. That's all for today. Sana meron po kayo natutunan. And of course, maraming salamat once again sa aking mga subscribers. Sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga hindi pa po subscribe na agad-agad sa aking channel, James World Official. At pakihit po ang like at ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So guys, ano ba yan? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam!